Sabihin, naka-silver din. Para mukha tuloy kami ba? Okay, yung tanong mo ay nasa wikang Ingles. Okay? Actually, lahat ng tanong ay nasa wikang Ingles. Baka pwede natin i-translate sa Tagalog. Pwede din naman kung gusto ko lang. Pag ayoko tulungan yung kandidata, ayoko talaga. Pasensya na po kayo. Ganyan talaga kapag binalot sa foil yung bango sa bad trip. Para gawing relleno. Okay, game. Candidate number one, your question, at you pick question number four. At ang tanong ay, how has the pandemic changed you? Ulitin ko yung tanong. How has the pandemic changed you? Tatagalugin ko ang tanong. Okay lang ba? Okay lang po. Paano ka binago ng pandemya? Okay, ladies and gentlemen, the question goes to me is like, flow like this. At paano daw po ba ako binago ng pandemya? Napakasimple lang po. Ang pagbigay ng isang respeto sa aking sarili. Ladies and gentlemen, respeto po ang kailangan sa pandemya. Alam niyo bakit? Sa pandemya, marami na po tayong marami sakuna, ano nangyayari dito sa ating bansa. Pero ang pandemya ay isa sa mga pinakabigating na pandemya dito sa Pilipinas. Ngunit para sa akin, respeto po ang nagbago sa aking buhay. Alam niyo bakit? Nirespeto ko po kung ano po ang binibigay ng patakaran ng barangay o ng ating city. Upang sa gayon, hindi na po kumalat ang pandemyang ito o ang tinatawag natin COVID-19. Ladies and gentlemen, ang nagbago lang po sa akin ang pagrespeto at paggalak sa tinatawag na batas dito sa ating bansang kinakaluluban. Maraming salamat po. Thank you so much. Naman, no, bearing naman to, no. Kanina kasi narinig ko, yung mom mo is may breast cancer, yes, and yung dad mo ay tricycle driver. Okay, so ikaw, ilan kayo magkakapatid? Ako lang po. Ah, mag-isa ka lang. Kaya ang hirap para sa akin mag-invest ng pera para sa pamilya ko. Yes. Tandaan nyo, hindi mahirap. No, hindi. Mahirap sa mahirap. Yes. Hindi mo pinagtsatsagaan yung isang bagay. Tama. Pero kapag pinagtsatsagaan mo isang bagay, hindi mahirap. Kung maglalaban mo at ipapakita mo sa tao na masaya ka pa rin kahit may problema ka. Thank you so much, Karen! Wait, nakapagsuro! Ayan na. Hindi, basta lumabang ka lang. Ang lagi mong pangahawakan, maliban sa respeto, sabi nga ni candidate ng buwa. Yung pananampalataya. Correct. Huwag kang bibitaw. Kasi kahit gano'ng pakahirap yan, di ba? Correct. Bumitaw nga yung dalawang namo. Yung pananampalataya mo, huwag mabibitawan. Ha? Kasi lagi ganyan gagabayan. So, okay, bulot ka na question mo, candidate number two. Narito ang iyong katanungan. Ako naman ang magbabasa. Okay. Question number 6. Okay. Handa ka na ba? Handa na. Okay. Kamay sa wisdom tooth. Meron ka pa ba? Hi! Tapos binahit! Tapos binahit sa ulo. Okay. Narito ang katanungan. During pandemic, many Filipinos have lost their jobs. What can be done about the lack of opportunity for young people starting their career? Tagalog, please. Okay, Tagalog natin ang tanong. Nung panahon ng pandemya, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Para sa iyo, ano ang pwedeng gawin sa kawalan ng oportunidad para sa mga kabataan para magsimula sa kanilang career? Okay. Saan ka pupunta? Maraming salamat po sa inyo, magandang question. Ngayong gabi. Ano nga daw po bang may papayo ko sa mga kabataan upang magtrabaho ng mabuti? Okay po ba? Tama po ba yun? Okay. Ano? All the way naman po. Ano ba talagang trip ninyo? Ayaw ba nagkaroon ng drug testing bago nagsimula? Akala ko ba merong final screening? Ah, okay. Okay, mga mahal kong harado. Ito po ako ngayon sa inyong harapan. Sa pagdaan ng pandemya ng 3 taon o 2 taon, hindi po ako sumuko. Na naniniwala po ako bilang isang kabataan, may magagawa at magagawa akong paraan para sa pamilya ko.
Nawalan man sila ng trabaho, magkasakit man ang aking pamilya. Pero hindi po ako mawawalan ng paraan para sa aking buhay upang maisalba ko ang aking pamilya. Ngayon, andito po tayo. Nasa breast cancer po ang aking pamilya. Ngunit ako hindi po sumuko. Nawalan ang aking nanay ng trabaho. Ang tatay ko, nawalan din ng trabaho. Pero hindi po ako sumuko. Naghanap po ako ng paraan upang kumita na po ng pera. Upang may pangtustos ako sa aking mga magulang. Dahil ako po'y nag-iisang anak. Mga mahal kong mananood at mga mahal ko pong mga hurado. Sa ating pong tatahaking buhay, kailangan po natin magsakripisyo upang sa ating minamahal. Maraming salamat po. Taxi ha. May moon, may sun, may stars. Tapos may mga steroids. Ay, steroids. Asteroids. Oh, asteroids, Milky Way, nakikita ko ha. Kamusta ka naman, Bea Bunda? Kamusta ang pakiramdam? Okay na po kahit dalawang buwang bakasyon sa trabaho. Bakit? Awal ka ba? Medyo mahina po kasi yung gawa namin sa export company. Ah, ano ba ang pinagkakabalaan? Isa po akong regular naman na mula 16 years old to na ngayon na 39 na po ako. Ano bang ano nyo tinatahe? Pang-export po. Pang iba't ibang bansa. Marami ako alam na ina-export na ano ha? Like hubo, pila, Ah, mga damit, t-shirt. Okay. So, ikaw ba may kasintahan? Wala po. Wala kang kasintahan? Sa hulma ng bunbunan mo, wala kang jowa? Kailan ko rin nagka-jowa? Noong last week, pero naagaw. Oh! Sino agaw? Kaibigan din. Kasama ko lang, candidate din. Nag-lesson na yan talaga. Huwag ka magpapakilala ng jowa sa kaibigan. Yung kasama mo ba, na pinakilala mo sa akin? Ano ba yun? Hindi, kaya hindi ko pinapakilala sa iyo. Sesera ha? I know you well. Okay, ito na. Bulot ka na ng tanong. Number 3. Bea Bunda, your question is number 3. And your question is, do you think LGBT members are given the same opportunities as men and women in our country? Ulitin ko ang tanong. Do you think LGBT members are given the same opportunities as men and women in our country? Sa panahon ngayon, marami po nagsasabi na binibigyan na ang pagkakataon para sa lahat. Ngunit nararamdam ko bilang isang bakla, hindi pa po namin tunay nararanasan ang pagtanggap sa lipunan ito. Dahil meron pa rin pong taong hindi kayang tanggapin ang pagkataon namin. Tulad po ngayon sa backstage. Habang nag-makeup ako, marami pa rin batang sumasabi sa akin ng bakla, pangit, panot, kalbo. Pero hindi ko po ito pinapakinggan dahil alam ko sa sarili ko kung ano ang tunay na pagkatao. Bilang isang LGBT, masakit po para sa isang lipunan ang pagkaroon ng mga salitang nakakasakit para sa aming damdamin. Ang LGBT po ay dapat tanggapin sa panahon ngayon. Ngunit dapat matutunan na isang simpleng tao ang bawat namay at bawat tao na ang pagtanggap ay nagmumula sa puso. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 3. Hindi, taas ang balikat diba? Niya. O, mataas ang balikat mo. May ubo ka ba? Wala na. Okay, dito tayo. Kamusta ka naman, Iha? Okay lang po. Sabi ko sa inyo, may nakasabit eh. Ilan taong ka na? Hindi ka din datay, no? 19 po. Yeah. Nag-aaral ka ba? Anong pinagkakabalahan mo? Andito ako. Anong pinagkakabalahan mo? School. Yung school yung pinagkakabalahan mo. Ano, tinatapos mo ba yung school? Pinipinish yung... Asa yung pinagawa? Arawan ka ba dyan o pakyawan? Hindi, ano nga, anong nag-aaral ka? Anong grade? Grade 11. Anong strand? Do you know the strand? Home economics. Oh, home economics. Major? May major ba kayo dyan? Oo. Cookery. Minor? Baking. Iyan ba yung madalas na luto-luto? Tama ba ako? Ano hilig mong lutuin? Maha. Nota. Ano po, ma? Ah, ganyan gusto mong tanong. Sagutan, sige. Sagutan, ha? Ako, pinapatula ko yung ganyan. Pag ikaw, nadibdiban ko, laglag isang baga mo. Ganitong gigil na gigil ako sa white gown na pinasuot sa video. Parang feeling ko, taga-antipolo talaga ako. Dahil sa Suman Festival.
Ah, dali. Ano nga, anong favorite mong lutuin? Sandwich. Sandwich. Ayun ang kaya ko, ma'am. Yun ang kaya mo. Oh, sige. Egg sandwich. Dahil dyan... Sandwich. Oh, sandwich. Egg sandwich. Dahil dyan, good luck sa tanungan. Okay, bunot ka na? Ha? Tagalog, depende. Kasi ganyan ka sumagot, nanggigigil na ako sa'yo. Pakicheck yung blood pressure ko. Number one. Number one, the biro lang. Kalma lang, okay lang yan. Kamukha mo si Maymay Entrata, maraming nagsasabi sa'yo. Thank you, bro. Oo, hindi totoo, kamukha mo si Maymay Entrata. Tapos ang katawan mo talaga, napaka-sexy. Ah, di ba? Oo. Grade ano ka na? 11? So mga 17 ka na? 19. Ah, 19 ka na. Lakang bulas, no? Tuli ka na. Ewa. Ay, hindi ka pa tuli. Okay lang yan, may mga kaibigan kaming hindi talaga. Hoy, wag ka naman ganyan, katapat ko naman siya ngayon. Ay, ito na ang tanong mo. Question number one. Question number one, your question. What is the biggest change you would like to see in young LGBT members in the next generation? Tagalog. Ano? Tagalog. Sabi mo sa mic. Tagalog po. Ulitin mo muna English ako magtatagalog. Okay. Talk, rock ka ng inamers ha. Question. What is the biggest change you would like to see to young LGBT members in the next generation? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na baguhin yung niluluto mong egg sandwich siya, ayun ka. Kalma lang. Nilalamig siya, nanginginig siya, judges. Hindi, pinapakalma lang kita. Huwag ka masyadong kabahan na. Okay lang yan, Iha. Okay. The question is, kung meron ka daw gustong makitang malaking pagbabago sa mga batang member ng ating LGBT community in the next generation, ano yon at bakit? Maliban sa pagluluto ng egg sandwich. Ah. Kung meron ka daw gustong makitang malaking pagbabago sa mga batang LGBT members, ano yon at bakit? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ang iyong katanungan po ay umiindag sa ganitong uri ng pamamaraan. Kung ano ho lumabas sa aking buwang, ayun ho ay opinion ko lamang ho. Wala akong tamang tinan. Kung meron, diba may mga mga susunod na, diba ikaw baklang matanda ka na? Kanyari, ako baklang matanda na ako, pero si Mama Angie mas matanda sa akin. Siyempre, meron siya mga mas batang bakla na makikita, mga bata. Hindi lang bakla, pwedeng lesbian. Yes. Or pwedeng kasi diba, as we grow older, habang lumalaki tayo, May mga bagong umuusbong. Tapos, may mga pagkakamali tayo habang lumalaki tayo. Yun, kung ano yung gusto mo na makita sa mga batang bakla habang lumalaki sila. Sige, ano yung umiindayog sa isip mo? Umiindayog po sa akin, ayun po yung gusto ko ho, pag lumaki ho ang mga bata, magkaroon ho sila ng salitang respeto ho. Dahil ako ho, nakaranas po ako nung bata ho ako na hindi pa po ako nire-respeto dahil nga ho yung kasarian ko, ganito nga po. Dahil sinasabi ko ho ngayon sa mga batang nandito na katulad ko pong LGBT na sana habang lumalaki po kayo, magkaroon ho kayo ng respeto rin po sa mga taong nakakasalamuhan nyo dito sa ating mundong ginagalawa. Mm-hmm. Yun lang po. Thank you! Yeah. Thank you so much po. Napaka-advance naman ang iyong simbang gabi. Thank you so much, Maria Isabella. What? Para sa awit. Charis. Okay, kamusta ka naman? Anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Actually po, right now po, ako po ay freelancer host. And at the same time po, marami po akong racket kung ano-ano po para makatulong po sa tatay ko kasi yung papa ko is stroke. Ah, mild stroke din siya. Yes po. Yung mama mo naman? Yung mama ko po is labandera po. Oh, that's good. Ilan kayo magkakapatid? Apat po, bunso ako. Ikaw ang bunso. Yes, po. Yes. Ang importante, may naitutulong ka, di ba? Yes, hindi pwedeng bakla lang tayo. Kailangan may silbi tayo. Yes. Ganon. Okay, good luck sa'yo. Narito ngayong katanungan. Oh, buksan mo yung nilawayan mo. Ito na po. Number two. Candidate number five, your question. Would you rather live in a world without pandemic or world without corruption? Ulitin ko. Would you rather live in a world without pandemic or in a world without corruption? Okay.
Before I answer that question, let me clarify this. Whatever comes in my mouth, truly based on my humble opinion. There is no wrong and there is no right answer. So the question you're going to goes like this. Would I rather to live a world without pandemic or a world without corruption? Okay. Mamurad at manonood simple lamang po. Hindi po ako maninirahan sa mundo na merong nawalang korupsyon. Dahil hindi naman po mawawala itong korupsyon na ito. Dahil ito po ay nakadikit na sa mga politiko na ating nakakasama. Hindi lamang po sa mga politiko. Dahil tayo bilang isang individual, meron na po tayong pangungurap. Pangungurap sa karapatan ng maraming tao na pinagkakait natin. So, ang pipiliin ko po ay mamuhay sa mundo na walang pandemya. Bakit po? Dahil naniniwala po ako na ang pandemya ay isa lamang pong problema. Ngunit kung tayo po ay kakapit sa tinatawag po natin po ang may kapal from the world itself, God, G-O-D, giving organized difficulties. Manalig sa po ang may kapal, mawawala ang pandemya at tayo lahat ay mabumuhay ng masagana. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 5. So, mukha na naman tayong back up yun. Bro, di ba? Tony Dragon Saga, how are you? I'm good. I can feel Maxi Peel. Wow. Kamusta naman ang bagong TV show mo, Tony? Okay naman po. Eto, medyo busy. Pero syempre, sa pagmamahal ko sa tao, syempre, kailangan ko rin mag libot-libot. Ha? Aray, mag-libot-libot? Talag kasi ako. Habang ganyan yung kasota mo. Si Tanod. Ganito ang makausong Tanod. Taray, makabagong Tanod. Yung mga hindi nag-aahint yung Tanod, ha? Oo, kasi nga, ayan ang simbolo ng busy. Ng pagkakabusy. Pagkakabusy, kailangan abala. True. Okay. O, para maging mas busy ka, pag-isipan mo lang iyong kasagutan para sa iyong question number... I pick Pikachu. Question number 30. Your question. During the pandemic situation, what is one unique contribution you have done to your community? Ulitin ko. During the pandemic situation, what is one unique contribution you have done to your community? Sa Tagalog? Gusto mo ba itagalog natin? Sige. Tagalogin mo. Baka kaya mo naman. Ito naman. Pinahihirapan din. Okay. Ang tanong mo, Tony Dragon Saga, nung panahon ng pandemya, tayo ay 18 months under pandemic, yung sobra talagang situation na yon. Para sa ang tanong daw, ano yung isang bagay na na-contribute mo sa komunidad? Sa iyong komunidad, yun. Okay. Hindi po ako singgaling ninuman, hindi man po ako sintalino ninuman, pero sasagutin ko lamang po yan ang aking lawak ng aking kaalaman. Nagkaraang pandemya, o ngayong pandemya, ano nga daw po ba ang aking naiambag bilang isang mamamayang Pilipino? Naniniwala po ako, ang naiambag ko lang po dito sa mundong ibabaw bilang isang pandemya, yung po ang maging matatag tayo dito sa mundong ibabaw. Dahil naniniwala po ako, kailangan mong magtiwala sa sarili mo at sa lahat na tao. Higit sa lahat, magtiwala ka sa poong may kapal. Kung hindi niyo po inatanong, ako po ay nag-positive sa COVID-19. Pero naging tulay ko po ito para maging matatag po ako. Namuhay po ako na maging matatag. Nagpagtapos po ng panggamutan ko, ay nag-online selling po ako para lang mabuhay na itong pandemya. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong tumulong sa akin nung nakaratay pa ako. Isa lamang po ang naiambag ko sa lahat ng mga tao naniniwala sa akin. Yun ang mawag tayong mapag-asa dito sa mundong ibabaw. Dahil naniniwala po ako, lahat tayong mga tao, dapat huwag tayong mawala ng pag-asa hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw. Sabi nga nila, hanggat may paa, hanggat may kamay, kailangan mong tumayo at umangat habang may pandemya. Dahil darating ang kinabukasan, pag walang pandemya, nako, bakla, ikaw ang tatawagin na baklang survivor sa Pilipinas. Dahil naniniwala po ako, mawawala ang itablado, mawawala ang ilaw, mawawala ang mga tao.
Pero lahat po ng mga tao ay maniniwala sa akin dahil nagpakatatag po ako sa sarili ko. Always remember, I don't care people say about me, accept me, reject me, or judge me. I'm still me because I'm born to be truth and never to be perfect. And I thank you. Sumagot ka. Ulitin natin from the top.